pong tumitindi ang away na itong si Sasot at si Thinking Pinoy. Kung babalikan natin, si Thinking Pinoy po ay dikit ngayon sa mga nasa Malacanang. At ang balita nga, siya daw ay pinapaaral sa UK ng First Lady. Yun lang naman. Okay. At dahil sa inggit nung ilang dating kaalyado at kasamahan nga netong si Thinking Pinoy, ayan po, naglalabasa na ng kanikanilang baho. Ang cheap, no? Napakababang uri ng trabaho. Diba? Magpapagamit sa politiko, okay? Magpapauto, magmamaang-maangan, magmamarunong. Diba? Yung tipong naging normal na yung pagmamarunong at pagmamagaling na itong mga ito sa social media. At meron na talaga silang mga naloko at nauto, napaniwala. Diba? Ano daw? Ito kasing si Thinking Pinoy na nag-aaral sa UK, ang sabi niya, hindi pa rin ako makapaniwala na na-manage kong magdala ng 100 kilogram na bagahe from Bulacan to Bristol. Achievement unlocked. Okay. Ayan. Sabi naman ng iba, hindi daw sila makapaniwala na kaya niyang mag-aral sa UK kahit wala siyang trabaho. Kung sa vlogging or kung vlogging lang ang pagkukuhanan mo ng pantustos ay hindi talaga sasapat. Alright. Ito ang pinakamatindi. Anong sabi nitong si Sasrugando Sasot? Medyo may laman, ha? Medyo may hinala siya sa kung anong laman nung 100 kilograms na bagahe. Ano nga ba ang laman ng bagahe na yan? Bakit umabot ng 100 kilograms? Ang sabi, anong dinala mo at naka 100 kilos ka? Student ka lang. Lahat kami, friend, nag-travel, 100 kilos ay very suspicious. Or lahat daw sila ay sanay sa pag-travel. At yung 100 kilograms na dala mo sa iyong bagahe ay totoo daw na suspicious. Ano nga kaya ang laman na itong bagahe na ito? At ano nga ba yung sinasabing suspicious na laman? Okay? Na 100 kilogram na bagahe na itong si Thinking Pinoy. Yan po ay, kung titignan natin, sabi nga ng mga netizens, baka naman pera. Baka naman kung ano. Posible, di ba? Doon muna ilalaga. Di ba? May point ang mga netizens.